This video is in relation to the new 1,000 peso polymer banknote. Merong information dito from the Philippine Star Facebook page, and it says, in response to the information circulating on social media regarding the new 1,000 peso bill, we would like to assure the public that folded banknotes are still accepted in our SM retail stores. Only those that are mutilated, stapled, and ripped caused by removal of staple wire will be deemed unfit and unaccepted. Our policy has considered the guidelines set by the Bangko Sentral ng Pilipinas. We encourage the public not to engage with misleading social media posts. SM Supermalls. Okay. Now, based dito sa official statement ng SM, ang sinasabi lang nila, tatanggapin pa rin daw nila yung mga new 1,000 peso bill na banknote kahit folded ito. Yung date ng article na to na na-post dito sa Philippine Star is 6 hours ago. Ang date ng recording ng video na to ay July 12, 2022, 1:18 a.m. Okay, for reference. Now, when I read the comments ng ating mga netizens, marami akong nakikita na regardless dito sa official statement ng SM, merong mga particular SM supermalls na sinasabi nitong mga netizens or mga actual customers nila na hindi naman talaga tinanggap nung particular retailer or store na nasa SM yung folded na new 1,000 peso bill banknote. So for me, ang impression ko dito, dahil dito sa new 1,000 peso polymer banknote na to, nagkakaroon ng confusion sa end ng mga customers or Filipinos in general. Ayan. Now, meron pa akong na-research na information galing sa GMA News na published naman ito July 11, 2022, 11:03 p.m. Okay, BSP, two retailers and banks accept folded polymer banknotes. So retailers and banks should accept folded bills, whether they are paper or polymer. As payment for day-to-day transactions, the Bangko Sentral ng Pilipinas said on Monday night. Okay, the BSP issued the statement that a mall refused a 1,000 polymer bill because it's folded. SM has since said that it would accept folded polymer bills as long as they're not mutilated. So, based sa information na nakita natin kanina, aligned naman yung information na nandito sa article ng GMA News and then yung official statement ng SM Supermalls. Ito yung pinapakita nilang black and white, pero yung actual na taong naka-experience ng ganong scenario na hindi tinanggap, hindi ko rin yun pwedeng i-ignore. For me, hindi pa rin ako totally or 100% convinced na talagang tanggap na ito nationwide. So sa end ko, not a financial advice, personal opinion ko lang ito. Magiging vigilant pa rin ako or ikikip ko pa rin yung sarili ko na updated sa mga susunod na mangyayari. And itong video natin ngayon, it directly relates to cryptocurrency dahil kahit saang source of income pa yung pinagkukuhanan natin ng investment natin sa cryptocurrency, dahil meron tayong bagong 1,000 polymer banknote, it will impact yung source ng ating mga investment if we're also investing into cryptocurrency. And for me, mainam din na in-educate natin yung mga sarili natin kung paano i-utilize yung virtual or digital currency para mas magkaroon tayo ng maraming option kung paano i-manage yung ating mga finances. Ayan. Ito naman yung isang information na nakita ko rin sa online, sa Facebook to nanggaling. And based dito sa information, na-download itong file na to from the www.bsp.gov.ph. Now, please take note guys na itong information na to, yung smarter, cleaner, and stronger 1,000 peso polymer banknote proper handling guidelines. Please consider na yung date nito, June 10, 2022. So ito yung mga information about properly handling yung 1,000 peso polymer banknote. So kailangan daw talagang flat, clean,
You can use your polymer banknotes as payment for goods and services. Okay. Ay, ito yung mga hindi raw pwedeng gawin as of June 10, 2022. So nandito ngayon bawal sulatan, bawal itupi. Ito yung talagang mainit sa mata ng mga masa ngayon. Do not tear cut. So sino namang gagawa niyan? 1,000 or yung mga other institution na talagang ginagawa nilang practice yung mag-staple ng pera. Pero for me, hanggat maaari, dapat hindi naman talaga ganun. Rubber bands to keep them together. Okay, hindi rin pwede yun. Kahit yung pagra-rubber band nung maraming 1,000 peso bill na polymer banknote. Bawal ma-damage. Bawal i-expose sa high temperature or sunugin. Hindi pwedeng maplancha at lalong hindi rin pwedeng mabasa and ma-expose sa iba't ibang mga chemicals. Ayan. So ito yung nakikita kong nagsi-circulate sa social media, and based sa information na pag binangga kasi natin yan guys dito sa, nandito tayo sa official website ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito yung URL guys, bsp.gov.ph. Ayan. So makikita natin dito yung latest update nila. Ito yung BSP advises retailers and banks to accept folded banknotes. Ayan. So ito yung official information mismo sa website ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So bago tayo maniwala sa mga nakikita natin sa Facebook, i-consider din natin yung mismong reliable and direct information coming from the Bangko Sentral ng Pilipinas. And yung date guys, kung itong article na to as of June 10, 2022, ito updated as of July 11, 2022. And makikita natin dito na whatever information yung nabasa natin kanina na nakascade ng GMA news article, exactly the same din naman yung nakikita natin sa website ng Bangko Sentral ng Pilipinas, wherein they confirm that the Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP informs the public that folded banknotes, whether paper or polymer, can still be circulated and accepted for payment. As such, retailers and banks should accept them for day-to-day payment transactions. So malinaw na malinaw yung pinakaklaro pa lang yung folded, yung natupi lang, pwede pa raw yun. So ina-acknowledge nila yun. Huwag lang natin gawing tong mga, yung mga obvious naman na hindi dapat, syempre, common sense na lang tong iba dito. So yun yung update natin about our cryptocurrency news today Tagalog, and this is in relation to the new 1,000 peso polymer banknote. Ayan. Always remember that all the information you find on our Involved Asia and Cryptocurrency YouTube channel is published in good faith and for general information purpose only. Any action that you take upon the information you find on our website is strictly at your own risk. More fruitful gains, everyone. I'll see you again on our next vlog. Bye for now.